Welcome back to our YouTube channel. If you are new in my YouTube channel, guys, don't forget to subscribe, like, and on the notification bell para aware kayo sa aking mga video dito sa India. So now, guys, for today's video, I just want to share with you sa mga na-experience ko dito sa India about how I adjust the environment, food, culture, at saka yung mga tao na nakasalamuha ko for the first time. So, we just start about the environment. So, actually, guys, ang environment dito sa India is aware naman kayo siguro about sa pollution ng India. So, maybe every summer na ganun siya. Pero ngayon naman is hindi na masyado. Pero nung dumating ako, guys, as in talaga, nakikita ko talaga as in yung pollution talaga sobra. Tapos, about naman sa food, actually, about sa food is not new for me because dati sa Macau is natitikman ko naman yung mga about Indian food. So, okay ako dun kasi about taste naman, mabilis naman, masarap siya. Pero, depende siguro sa tao kasi may tao na hindi nila magustuhan yung masyadong spicy, yung ganun. So, about naman sa culture, guys, yung culture naman nila is dati kasi nung nasa Macau pa kami ni Raj, saka ako isa, sinabi niya na sa akin about culture, tinuro niya na sa akin, kaya nung pumunta ko dito, na alam ko na siya paano gawin. So, about naman sa mga tao dito na, dito sa, nabubulol ako. About naman sa mga tao na nakasalamuha ko dito, yung mga kamag-anak niya, yung kapatid niya, yung nanay, tatay niya. So, we start sa papa niya, sa mama, mga magulang niya. So, yung mama niya is mabait, yung papa niya naman is mabait, so walang problema. Tapos, yung kapatid niya naman is mabait. Siyempre, lahat naman tayo may iba't ibang ugali. So, nakadepende yun. So, kung kayo naman is yung mga kapatid naman ng, yung, kung kayo makapangasawa ng Indian, so, kung may kapatid kayong hindi nyo magustuhan yung ugali, dapat, syempre, Pilipina tayo, so hindi tayo nagpapatalo, no? So, alam nyo na yan, kung paano i-handle. Tapos, sa mga kamag-anak nyo naman, okay naman sa akin, pero may, syempre, may mga kamag-anak na, alam nyo na, iba yung ugali, tapos, maraming tanong, katulad ko, actually, about sa privacy, actually, dapat hindi tinatanong yun kasi, syempre, privacy mo yun eh. Pero dito, tatanungin kanila. Pero, hindi ko alam kung lahat ba ng mga Pilipina na nakapangasawa ng Indian is tinatanong din sila about sa education mo, saan ka dati nagtatrabaho, ano ginagawa mo dati, kung ganun na. Actually, dapat is hindi yung tinatanong kasi privacy mo yun eh. Pero, comment down below kung kayo nasa India na tapos nakaranas kayo for the first time. So, yun nga guys. Dapat maging tayo. Matalino sila. Dapat matalino. Mas talinuhan mo. Kasi once nakikita nila na ganun ka, hindi ko lang alam kung lahat. Pero syempre, yun ang na-observe ko. Kaya, dapat aware kayo guys. Tapos, kung gusto, kung as in talagang gusto nyo magpapakasal ng Indian, ano ba yung sasabihin ko? Kung gusto nyo talaga, kung gusto nyo talagang tumira dito, dapat pag-isipan nyo ng mabuti. Kasi, dito kasi, hindi ka makahanap ng trabaho. So, stay at home ka. Katulad ko, stay at home ako ngayon. Tapos, kasama ko yung in-laws ko. Kasi si Raj wala dito sa India, ngayon nasa Saudi siya. So, pagkatapos namin kinasal, nag-stay siya dito just few days, tapos bumalik siya sa Saudi. Tapos syempre bago pa ako, so kung talagang hindi ako marunong mag-adjust, hindi ko alam kung ano, pero thanks to God na okay naman yung sitwasyon ko. Kasi yung iba kasi syempre, pa ibang nationality. So, mahirap siguro, lalo na hindi mo kasama yung asawa mo, kagaya ko.
And hindi ko siya kasama. Tapos parents niya lang. Tapos yun, ako lang mag-isa. Kinasal ako na walang kasama kahit isang pamilya ko. Ayun, tapos okay naman sila, mama at papa. Nag-yes naman sila na si Raj yung pakakasalan ko. Tapos, yun lang guys. Kaya, bali pala, may yun, sa mga pagkain sa labas. Kasi, yun yung dahilan na nagkasakit ako. Kasi kumain ako ng ice cream sa labas. Tapos sabi nila, baka daw yung tubig is hindi malinis. Kaya, be careful para hindi kayo magkasakit dito. Tapos, about naman sa, hindi, kapag bago pa kayo dito, kung hindi nyo kaya yung, kasi dito ako ngayon dito sa Mumbai. So, dito kasi sa Mumbai is talagang, that time na pagpunta ko dito, is, as in talagang, maano yung pollution niya. Napaka-usok. Hindi ko alam ano yun, basta, maano makita mo talaga na, na yung pollution niya is sobra. Kaya siguro nagkasakit ako that time. And guys, that's it for today's video. Sana mag-isip kayo ng hindi lang 100%. Isipin nyo ng mabuti bago kayo pumunta dito at mag-stay dito sa India. Ayan. Ngayon is yung in-laws ko is nasa labas. Kasi pumunta sila sa clinic for my mother-in-law's check-up. So, yan guys. Bali, magluluto lang ako guys. For the first time na ako magluto ngayon ng lunch ka dinner. So, I prepared some mixed vegetables for them. For us. And then, dal. And then, chapati and rice. So, I will just insert what I cook. And then, pwede nyo sila, pwede nyong panoorin para once na kayo na rin, once na mag-asawa kayo ng Indian, may idea kayo kung ano yung klaseng putahe yung lulutuin nyo, at least kaunting idea, kasi once kasi na wala kang idea, as in talagang mangapa ka, even me ganun, kahit may idea na ako. And guys, ang ingredients po sa dal natin is garlic, coriander leaves, coriander and curry leaves, chili and some masala, that's it. And also I prepared some mixed vegetable. I just prepared cauliflower, carrot, and green peas, and onion, garlic, curry leaves, ginger, chili, yes, and coriander.